Ready na ba kayo, guys? Let's start! Golden Retriever versus Siberian Husky. Ano nga ba ang dog na para sa inyo? Ay, no! Wag yan! Wag yan! Wag yan! Eh! Ah, dito ka lang! Sige, alis daw muna siya. Saan pumunta? Ay! No! Harley! No, no! Gusto niya kasi dito sa tiyan! Ay! Okay! Hi guys! Welcome back to our channel! Salamat sa lahat ng mga subscribers. Ilang pa sa salamat po, namimigay po si Harley ang appreciation gift sa kanyang mga subscribers. This time, may nabigyan na po si Harley, sila Ate Ara, and Max. Binigyan niya ng Dogtella peanut butter, poop bag, and toy si Max. Thank you and please continue supporting us. Mga hindi pa po nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe after watching this video at click nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo whenever we upload new videos. Yung mga nagtatanong, bakit nga daw ba Golden Retriever napili naming alagaan? Pag may dog, medyo mahirap alagaan, lalo na kung may mga carpet, like pwede silang umihi sa carpet, magpupo, kung hindi sila masyadong na-potty train. May tendency talaga na sirain nila yung mga gamit. Pag-usapan namin na kumuha na kaya tayo ng dog, mag-alaga na tayo ng dog. Decided to get one, syempre kung anong breed ng dog. Dito sa Philippines, isa sa mga common large dog breed is Siberian Husky. Yun ang first choice namin. Ang ganda kasi nila, parang wolf, diba? Ang astig, ganda ng mata, very ang dating. So, sinerge namin nga ba yung characteristics ng Siberian Husky. Napunta kami sa isang vlog from Husky Tears TV. Minensya niya dun yung ano nga ba yung mga dapat malaman bago mag-alaga ng isang Siberian Husky. Tinignan namin yon, and then, yun, mas nadi-discover namin kung ano nga ba yung mga characteristics. Siyempre, meron kaming nagustuhan, meron din namang hindi. So, napaisip kami. And very honest naman, si Miss Maria dun sa vlog niya. Naghanap kami ng ibang large dog breed to compare. Yun nga, isa sa naging comparison is with a Golden Retriever. For today, we'll be comparing a Golden Retriever to a Siberian Husky. Ano nga ba yung similarities nila and differences nila? Match nyo rin sa personality ninyo kung ano nga ba a perfect dog breed para sa inyo. Magugustuhan nyo at magtatagal yung dog, aalagaan nyo talaga para walang maging problema once na nasa inyo na yung dog. Kasi minsan, love at first sight tayo, hindi pa naman natin talaga kinilalang mabuti. So maganda habang maaga pa lang, habang hindi pa kayo nakakapag-decide, compare niyo muna kung ano ba talaga yung dog breed na para sa inyo before getting one. Ang mga husky mahilig talaga mag-howl. Mas nag-howl pa sila kaysa sa tumatahol. Kung ang mga husky ay mahilig mag-howl, ang mga golden retrievers naman is seldom lang tumahol o mag-bark at hindi sila nag-howl. Pareho ang husky at golden retrievers. Double coat. Meron silang top coat and undercoat. Protection nila yon sa too much heat at too much cold. Pareho silang nangailangan ng lamig. Like, gustong-gusto nila yung malamig. Tapos grabe sila kung mag-shave. As in. Similarities na naman yon ng isang husky and golden retriever. Pareho silang heavy shedder. Meron silang regular or daily shedding. Grabe, madikit ka lang kay Harley. Balahibo niya mag-stay sa'yo. Masandal lang siya sa'yo. Pupunta sa damit mo, shorts mo, sa pants mo. Alam mo, kapag si Harley napunta sa isang place or nag-stay siya sa isang lugar kasi meron siyang maiiwan for sure doon na balahibo. So, sobrang taas ng energy ng mga husky. Sobrang hilig nila tumakbo. As in, takbo ng takbo ng takbo. Talon ng talon pa sa energy level. Ayan, both huskies and golden retrievers have high energy level. Taas ng energy nila, kailangan nila ng daily
or regular exercise para ma-drain yung energy nila. So golden retriever, kailangan nila no, at least 60 minutes of exercise a day. Kailangan kasi talaga na mailabas nila yung energy nila. Kasi pag hindi, may tendency silang maging destructive. Sobrang hilig din nila maghukay-hukay. So, kung meron kayong backyard, mga garden, good luck sa garden niya. Both husky and retrievers or golden retrievers love to dig. Hindi siya nakakapaghukay-hukay sa labas. Dito naman sa bahay, yan, kahit sa tiles, yan, hukay-hukay lang siya. Nagawa nila to minsan dahil nabobore sila. Isang way din yun to relieve their anxiety, the stress that they feel. Since mataas yung energy nila, kailangan may napupuntahan yun. So kung hindi mo ine-exercise yung husky mo, hindi mo nilalaro, mabobore siya. And pag gano'n na nangyari, nako, goodbye sofa, goodbye chinelas, goodbye shoes. Ang dami nilang sisirain, doon nila ibubuhos yung energy nila sa mga gamit. As in, mauubos yung gamit nyo. Huwag nyo rin iwan yung husky nyo ng matagal na sila lang sa loob ng bahay. Kasi hindi sila kapagkakatiwalaan. Pwede silang maging destructive kapag na-bore sila. Pag hindi na-drain lahat ng energy nila through exercise para ma-drain yung energy nila. And one way is by distracting stuff. As in, maninira talaga sila. Golden retriever. Ay, grabe. Because they are bore retrievers. Feature na nila yung kailangan may laman. Lagi yung bibig nila. Kasi sila napagbigyan sa exercise na kailangan nila sa isang araw. Sila, gagawa sila ng paraan para libangin ang sarili nila. Ang dami nung nasirang gamit dito sa bahay. Hindi naman yung sinisira yung sofa. Kasi yung mga true pillow, ayan, sa inyan, at ang galing yung zipper, sisiraan niya yung hanggang sa makita ng hanging cotton. Tapos, nangat-ngat niya. Usually, yung mga wood furnitures namin dito, grabe, puro ngat-ngat na talaga. Carpet, ayan, talagang hindi lang niya sisirain or nangat-ngatin. Kung kaya niya lunukin, lulunukin. Tapos mga stubborn dog sila, hindi sila madaling mauto. Hindi sila yung pagtipong tinawag mo, lalapit kagad. Parang ano, they are smart to know na inuuto lang sila. Ang mga husky ay stubborn dogs. Ang mga golden retrievers naman, they love to please. Madali silang turuan kasi very obedient sila, easy to train, and they're actually included sa top 10 smartest dog breed. They love to please. Kaya lahat ng kabutihan na pwede nilang gawin para lang mapasaya yung mga owners nila. Mga golden retrievers kasi yun nga dahil pleaser sila, madali nilang nagagawa yung mga pinapagawa mo kasi gusto nila napapasaya ka nila. Sobrang picky eaters nila. In a way na ayaw nila na paulit-ulit lang yung ibibigay mong dog food. So, halimbawa dog food alone lang. Okay, kung picky eater ang mga Siberian Husky, golden retrievers, hindi sila picky, guys. Ang takaw-takaw nila, they love to eat. And eat a lot. Si Harley, lahat gusto niya takainin. Kahit yung mga toys niya, ay grabe. Kung kaya niyang lunukin, lulunukin niya. Halimbawa, malaki or something, dudurugin niya muna. Pag nadurug na niya, or na napira-piraso na niya, kung kaya niyang lunukin, lulunukin niya. Akala ata ng mga golden retriever, lahat edible. Then sobrang taas ng prey drive nila. Meaning, pag nakita sila ng pusa, manok, daga, palaka, kahit nga ibon eh. Sigurado, pupuntahan nila yon tapos lalaruin nila. To the point na mapapatay nila. Kabalik ka rin naman sa mga golden retriever. Masyado nilang mahal ang mga tao at ang mga kapwa nila hayop. Super friendly talaga nila. They're actually one of the most or one of the friendliest dog. They're included in the top most friendliest dog in the world. Commended sila sa mga first time dog owners. Hindi advisable na naka-off leash sila kapag nag-walk sa labas. Hindi sila good with small breeds na dogs. Unless mas nauna yun sa bahay nyo. Since hindi mataas yung prey drive nila, kaya okay sila sa kahit ano. Lalo na kung halimbawa sa mga small animals, small pets, smaller breeds sa kanila, makikipaglaro lang sila. And then ititreat nila yun talaga as a friend. Hindi guard dogs ang mga husky. Pag may pumasok na magnanakaw, pwede hindi sila mag-react. Kikilalanin pa nila, amoy-amoyin lang nila. Pero hindi sila tatahol. Hindi din guard dogs ang mga golden retriever. Nga sa stranger, ang bait-bait. So kahit first time niya palang nakilala yung tao, lapitan niya yung tao, tatabihan niya, uupo siya, magpapapet siya sa tao. So actually, pag naglalakad kami niyan everyday, yung 1 hour walk nagiging 2 hours. Bakit? Kasi every bahay talaga, pag nakita niya may tao sa labas, hihinto siya, magpapapansin siya. Si Harley kasi gusto yun, pinapansin siya. Tapos mga independent dogs yan. Independent in a way na hindi sila clingy sa'yo masyado. Yung basta nandyan lang sila sa paligid, lalapit pag may kailangan. Hindi siya yung tipong kagaya ng typical na dog na lumalapit basta-basta, tapos lapdog. Ang mga golden retriever naman, kabaliktaran. So dependent sila sa mga owners nila. And napaka-sweet at clingy nila. So minsan, lagi lang yan nakasunod sa'yo kung saan ka pupunta. Tapos pag nakita niyang wala kang ginagawa, nakaupo ka lang, nagpapay, natatabi siya sa'yo, sasandal sa'yo, ganun sila kasunod. Yan ang mga husky, grabe din sila kung makapaglaro, wagas. As in, rough layer sila kung tawagin. Kala mo nagpapatayan na sila, pero normal lang nila yun.
although rough player ang mga golden retrievers, sa mga kapwa lang din nila, golden retriever, or sa mga ka-level nila. So, namimili sila, like hindi lahat nilalaro nila the way they play. Ang mga husky, ang tingin nila sa'yo as owner is hindi master, kundi friend or companion. Sweet naman sila in their own way, kahit hindi masyadong showy. Yun yung mga similarities and differences ng Siberian Husky sa mga Golden Retriever. So, in addition, characteristics na pang Golden Retrievers lang. They were born to fetch. And so, dahil nga Retriever, Golden Retriever, same with the Labrador Retriever, so they were born to fetch. Mahilig silang mag-fetch and part na rin yun ng pag-please nila sa mga owners nila. So, kapag meron kang hinagis, ang gagawin nila, parang matik na sa kanila na kukunin nila yon at ibabalik sa'yo. They have soft mouth. Yun. Yung mga ngipin nila, though malalaki, hindi sila matalim. Kaya kapag may sinubukan sa kanila or may pinasok ka sa bibig nila na hindi naman nila intention i-bite or i-sira, kaya nilang maging gentle dun sa object na yun at hindi masisira yun kasi nga they have soft mouth and hindi ganun ka-pointed yung mga ngipin nila. So, Golden Retrievers, they love water and they know how to swim. So, yan, dahil meron silang web feet at meron din silang mga parang mga pelvic hair nila dito sa mga extremities nila. So, yun yung tumutulong sa kanila para lumangoy. So, they can retrieve sa water and they really know how to swim. Sa maganda din sa mga Golden Retriever is they have powerful noses. Kaya ginagamit sila as sniffing dogs, yung mga drug detection dogs, rescue dog, kasi napaka-powerful talaga ng sense of smell nila. Golden Retrievers are intelligent dogs. So, napakatalino ng mga Golden Retriever. At isa rin yung reason kung bakit talaga nagustuhan namin mag-alaga ng Golden Retriever. Naganap talaga kami ng dog breed na madaling matrain at matalino. Top 4 sa most smartest or sa smartest dog in the world ang mga Golden Retrievers. So, they are very easy to train. Napakatalino ng dog. Talagang masunurin and yun. Yung trainability nila is mataas. Sit. 1 plus 1. Good boy. 2 plus 2. Share nyo naman sa amin guys kung ano ba sa palagay ninyo yung nababagay na dog sa inyo. Siberian Husky ba or Golden Retriever? Comment down below. And kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like this video and please do subscribe to see more of our vlogs or videos nila Hardy and Yuna. And hit na rin the notification bell para ma-update kayo whenever we upload new videos. Okay, see you on our next video. Thank you guys for watching. Hardy, mabay ka na. Thank you.